Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk and this is highly requested. You have been asking me to review inexpensive fragrance mist that can be found easily from drugstore or from groceries. So I have here my scents na nabili ko sa Mercury Drug. If you've been following me and if you've been visiting our community tab, na-post ko na yung mga pictures or yung mga scents na to. So ayun, basically meron na kayong idea kung ano ba yung meron sa i-review natin ngayon. So ito yung mga mura na fragrance mist para dun sa mga students o kaya yung mga, alam nyo, may limited budget pero gusto pa rin maging mapango, ganyan, gusto pa rin naman na maging presentable. So, hindi naman kasi lahat willing mag, alam nyo yun, bumili ng Victoria's Secret and Bath and Body Works na nagkukost ng around 400 plus to 600 pesos and mas mataas pa. So, ayun, para to dun sa mga merong tight budget, ganyan. And also, para na rin kayo, kahit meron kayong budget, kung gusto nyo lang magka-idea kung ano ba yung performance ng mga set na to, ayan, binili ko sila. I keep the receipt para masabi ko sa inyo yung price and, ayun, isa-isahin ko yung mga binili ko. Actually, naka-bundle to. Ito lang yung target ko sa kanya. This is the Aficionado Delight. Ayan, 55ml Bath and Body Spray. So, ito lang yung target ko. Pero, naka-bundle kasi siya. Wala dong available na solo or yung individual na ganito. So, ayan, binili ko siya ng magkasama with a free super cute na pin. Ayan, ewan ko. May free sila na hair pin. 497 pesos. Ayan, dalawa sila. So, parang 50 pesos sila. Ewan, nakasave ka ng 3. Tapos, may free ka na ganito. Wala kasi talaga ako makita na ganito. Ito lang talaga yung target ko. And sa video natin, ito lang din yung i-review ko because feel ko di siya pasok dun sa category si Fancy. Pero if you want to know the scent nitong si Fancy, comment down below at replyin ko kayo. So, yeah. Next naman is this Pen Shop. Ayan. Dalawa din yung nakuha ko from Pen Shop pero magkaibang scent sila. This is the Pen Shop Sweet Scents Marshmallow Body Spray and Pen Shop Sweet Scents Cupcake Body Spray. So, silang dalawa is 89 pesos ish pero di sila ganun kamura pero sinama ko pa rin sila dito because feel ko pasok pa rin siya sa budget because less than 500. And yung size niya is around same size ng mga Bath and Body Works travel size, which is 75ml. And yung mga presyo nun is around 300 pesos. So, feeling ko malaking katipiran naman na kung ito yung, you know, gagamitin mo. So, feeling ko budget-friendly pa rin siya. Review natin siya pareho, yan dalawa, kasi yun, bagay siya sa category yung mga sweet gourmand scent. Ayan, this is marshmallow and this is cupcake. Yung Pen Shop super fave ko kasi favorite ko yung ano, fruit fave at saka yung bottle na mataas na cylinder. Hindi ko na maalala yung name niya pero nung bago pa lang ako nag-work ginagamit ko din yun. So, eto namang dalawa, ayan. Ang OG natin, which is the Louis and Pearl Candy Kiss. May drawing siya dyan na cupcake, ayan. And this one is the Juicy Cologne Sugar Frosting. May drawing din siyang cupcake, kaya feeling ko pasok na pasok sila sa ating tema. So, basically, mga ano to, mga sweet scents, and nakita ko yung mga picture nila cupcake. Sorry. So, I'm expecting na meron silang touch of gourmand, and kung kilala nyo naman ako, mahilig talaga ako sa gourmand. So, tingnan natin kung meron ba akong maihahawig sa kanila, or mare-remind na medyo high-end na fragrance mist. So, ayun, isa-isahin natin yung mga to. Sabihin ko sa inyo yung longevity nila kasi para ako nag-experiment dito sa house. Meron ako dito mga papers, may mga sulat yan, may mga code at may mga oras kasi nilagyan ko siya ng initial ng pabango para matandaan ko. Then, yung oras, kung anong oras ko siya in-spray, tapos may mga notes dyan kung anong oras siya nag-fade, ganyan. So, nag-experiment po tayo dito sa ating bahay. Keep ko na itong resibo. Isa-isahin natin sila. First are this. Itong Pen Shop na ito kasi makikita nyo may bawas siya. Ito wala pa masyado eh. Ayan, pag pinagtabi. May bawas siya kasi ginamit ko na siya dahil nagustuhan ko to. This is the Pen Shop Sweet Scents Marshmallow. Again, 70ml. Spray all over your body. Meron dyang ingredients na nakalagay and then may mga code, ganyan, ganyan. So, this one,
May nag-comment, sabi daw niya, discontinued daw yata ito. Pero dun sa Mercury Drug naman na napuntahan ko, meron pa naman. So, tingnan nyo na lang, check nyo na lang sa mga Mercury Drug, sa mga groceries na malapit sa inyo. Pwede rin siguro sa pen shop, yung nasa loob ng mall. Kasi usually dun ako pumupunta. And parang meron pa naman last time. So, kayo, please check nyo. Para, ayun, kung interesado kayo, paki-check nyo na lang kung meron pa sa inyo. And sana meron pa kasi... Heads up, maganda yung scent nito. So again, this is the Sweet Scent Marshmallow by Pen Shop. This one is... Alam niyo ba? Di siya amoy drugstore na pabango. Di siya amoy cheap body mist. Di naman sila cheap na, you know, cheap smelling. They are inexpensive. So di natin sila tatawagin cheap on this video. Sila ay inexpensive. Actually, di mo siya maisip kapag naamoy mo siya, especially on skin at nag-dry down na siya. Di mo siya maisip na siya ay isang drugstore scent because this smells like Egourmand fragrance mist. Almost comparable dun sa Calgon Marshmallow. I don't know if I'm remembering the scent right, pero na-remind talaga ako dun sa Calgon Marshmallow. But initially, you know, kapag nag-open siya sa spray, may alcohol ka makukuha, pero... This one is bilang body mist and 89 pesos. Feeling ko super yes na siya sa akin kasi ang ganda ng scent na to. Plus, this one last. Ito yung pinaka nagtatagal sa kanilang lahat. So, ayun. Meron na kayong clue ulit. Ito yung pinaka nagtagal dun sa kanilang lahat. Around 4 to 5 hours, maamoy mo pa rin siya. Pero... comparable talaga siya sa Calgon Marshmallow. And kung napanood niyo na yung video ko ng Calgon, yun yung pinaka nagustuhan ko. Siya yung favorite ko dun sa line, yung Gourmand line. Sweet Confections yata yun. Super bango nito, guys. This smells like, it has sweetness, pero di siya yung parang sharp sweet, hindi siya sugary sweet. Medyo toned down scent siya. Medyo warm, ganyan. Yun, smells like warm marshmallow na very mellow yung scent niya, very, ano, parang delicate, ganyan. Pero yung kahit delicate siya, di siya yung super light na nagfe-fade agad. Nagtatagal tong si Sweet Scents ng Pen Shop, itong marshmallow. Super, guys, nagustuhan ko siya. So, ayan, mabango ito, guys. If you want something sweet and warm, eto, masasuggest ko sa inyo. So, now punta tayo dito sa Pen Shop Sweet Scents na cupcake. Eto, tingnan natin kung amoy talaga siyang cupcake because alam nyo naman ako, mahilig talaga ako sa mga ganong scent. Anything bakery, anything warm, super love ko. This one smells like sweet berry cupcake. So, yes, amoy siyang cupcake. Di siya totally yung, as in, warm na mga level ng Bath & Body Works na yung mga pinakita ko sa previous video ko na, alam yun, parang out of the oven na warmth. Hindi siya ganun. Pero, amoy siyang lifted na bakery scent. Like, hindi yung super buttery na, alam yun, yung parang mga pie crust level. Hindi. This one smells like a berry cupcake. Like, yung mga binibili natin na, alam nyo, yung mga cupcake, tapos flavored siya ng berry, o kaya meron siyang filling. In opening, super, ano siya, matamis, pero hindi siya yung, alam nyo yun, yung parang cloying na sweetness. Hindi siya ganun. So, limabango din to. Silang dalawa ni Marshmallow. Super nagustuhan ko sila. Nagulat ako kasi di ko ina-expect na ganun sila magpe-perform. Di siya kasing amoy pero nag-offer siya ng same vibe ni Pink Velvet Cupcake. And kung napanood nyo na yung video ko na Gourmand, nagustuhan ko yun. Yung super konti na lang yung scent. May same vibe siya. Like yung una, sweet berry. Tapos pag nagda-dry down, I don't know paano nila nagawa. Tapos ang mura lang, ayan, amoy talaga siya. Cupcake, guys. So these two... Pen Shop, pasok siya. Definitely keeping them kasi naisip ko kapag di ko sila nagustuhan, pwede ko naman silang ibigay o kaya i-give away sa inyo. Pero sorry guys, ikikip ko silang dalawa kasi bango nila, nagustuhan ko sila. So on days na dito lang ako sa bahay o kaya yung mabilisan na may bibilin ka lang, gusto mo lang magpabango. Eto, masasuggest ko. Pero actually, si Marshmallow, pinatutulog ko siya na scent. Ayun. Diba, lagi kayo nagko-comment na sabihin niyo, juicy lang po yung afford ko nung high school ako. O kaya hanggang ngayon po, juicy lang yung ginagamit ko. Kasi etong dalawa na to, sila talaga yung takbuhan natin along with Swanson's Baby Cologne. Sila yung mga murang scent na makikita natin sa drugstore. Kahit saan, ang daling hanapin. Punta ka lang sa palengke, mahahanap mo na. So, etong mga scents na to, unahin ko na si Juicy.
Ang problem ko lang dito is ako kasi pag body, you know, body cologne or mist, I prefer na nakalagay siya sa spray. Kasi pag nakalagay siya sa spray, nakukuha ko yung projection niya, kumakalat siya sa room. Unlike yung mga ganito na ilalagay natin sa hands, usually, tapos dinadab natin, tsaka natin ginaganyan, diba? And feeling ko, ayoko yung parang nababasa ka, ganyan, na merong isang kumpol dyan na, yung basa. So, gusto ko talaga yung spray, kasi dispersed siya, so kumakalat siya. Pero wala tayong choice, kasi wala naman Juicy Cologne na spray, so eto, kinuha ko siya. So, packaging, ganyan, itsura niya, tapos if you flip ba tawag doon, yung cup, and then yung tapon mo siyang ganyan. And then, this sugar frosting yung nakalagay. Yan. Cute yung packaging niya actually. Very, ano, high school vibe. So, ayan yung itsura niya. So, amoy ko na siya. And actually, ang hirap. So, lagay lang ako ng konti dito. Ayan. Lagay lang ako ng konti dito. Pero actually, naamoy ko na to. So, huwag kayong mag-alala na baka nag-halo sila at, you know, nagsama-sama. Hindi. Alam ko na yung amoy nila. Pero gusto ko lang ma-remind. Pan first spray, again, alcohol scent yung makukuha mo. Di naman siya totally alcohol na, yung, you know, parang rubbing alcohol. Di naman ganun, pero yung, alam nyo yun, yung alcohol scent na nakukuha mo sa scent, ganun siya. And then, straight up sweet. Itong sugar frosting, medyo di ko siya makita bilang a warm scent or warm gourmand scent, but this one is a, can pass as a fruity gourmand scent. Meron siyang vibe ng pagiging pagkain kasi matamis siya, pero wala siyang, nag-expect lang ako, or ginamit lang nila siguro picture tong cupcake para, you know, eye-catchy siya, pero ayun, amoy siyang fruity fragrance, amoy siyang ano, yung mga parang may touch of gourmand, actually parang berry scent siya, ganun yung nakukuha ko sa kanya, and matamis siya, nagustuhan ko siya kasi very lifted siya. Pwede siya gamitin sa summer, sa mainit, alam niyo, yung parang pang-refresh ka lang. Ang feeling ko, pwede mo siyang ilagay sa spray kung konting tip. Kung gusto niyo ma-spray para mag-project yung scent. Ayan, pwede niyo siyang ilagay sa spray, ganyan. And this Juicy Cologne is actually the sweetest among the collection. Ito yung pinaka-matamis. Siya yung pinaka-kumbaga parang straight up na fruity scent. Ganyan. Di, wala akong makuha sa kanya yung parang sugar frosting na, alam niyo, yung parang cake frosting. Di siya ganun. This smells like parang juicy. Okay, juicy yung pangalan niya. Parang juicy berry. Sa halagang 27 pesos, may matamis ka ng amoy. Fresh na yung amoy mo. Pero ko bagay siya for elementary students, for high school students, pero ako, pwede ko pa rin naman siyang isuot. So, etong Juicy Cologne, problem lang sa kanya, siya yung sweetest, like, on first spray, siya yung may pinaka-sharp na scent. Eto, siya din yung pinaka-weak sa lahat. Di siya nagtagal for even an hour sa paper and on my skin. I don't know sa experience nyo. Let me know sa comment section. Pero on my experience, di siya ganun nagtagal. Like, nag-feel agad siya. Actually, eto, habang nagsasalita ako, parang, ano nyo, parang whiff na lang yung makukuha mo sa kanya. Yung parang konting-konti na lang na hint of scent. Pero ayun, kung eto, okay lang siya gamitin. Feeling ko, dapat medyo marami, tapos isuok mo talaga yung cloth mo para magtagal siya. Pero ako lang, ako gusto ko kasi yung scent na nagtatagal. So, etong Juicy Cologne. Actually, mabango siya. Pinipilit ko siya na magustuhan. Pero, actually, nagustuhan ko yung scent. Pero ang problem ko lang sa kanya is the longevity. Palagi ko naman sinasabi sa inyo na yung longevity is ng mga body mist. Di naman natin ganun maaasahan na super magtatagal, around 8 hours. Pero meron kasi mga scent na, alam nyo, medyo nagkikling naman sa body at saka sa cloth. And this one, hindi siya ganun. So, parang oras-oras dapat mag-re-apply ka. Like, kung high school student ka, after every class, mag-re-apply ka. So, kung gusto mong maamoy siya palagi, I don't know kung sa inyong experience, ganun din. Pero for me, mabango siya scent-wise, but longevity, hindi ganun kabango, or hindi ganun nagtatagal. Pero, again, 27 pesos. Huwag na tayo mag-expect ng 8 hours, guys, na perfume level. Pero Juicy Cologne, scent-wise, a sweet, fruity scent. Marirecommend ko for younger ones. So, napunta tayo dito. Ito, sobrang cute. Ang lakas niya maka-Paris. Parang ang lakas niya maka-perfume vibe. So, this is the Louis & Pearl Scent Shop Candy Kiss Cologne. Sa likod, imagine a vanilla cupcake and pink frosting. Candy Kiss is sweet like you. Splash on to smell absolutely delicious. So, guys, but that's my expectation ko dito because nag-claim siya na meron siyang vanilla cupcake and pink frosting. And if you know me, ulit, super love ko yung mga
ganong scent. So, ganon din yung packaging niya. Pero, packaging-wise, mas nabitan ko to because meron siyang parang vintage vibe. Ayan, lagay lang ako sa aking hands. Weird. Oops! Oh my God, tumulo siya. Ayan, dumami siya. So, pinapadry ko lang konti. Pinapadry ko siya habang hinahanap ko kung nasan yung kanyang note. Ayan. May letter L. Ayan. So, this is Lewis and Pearl. As ng expectation ko sa kanya because meron akong basa ako na cupcake and vanilla. But this one, initial spray, di siya masyadong amoy alcohol. Parang sa tatlo, eto yung pinaka-less yung alcohol. Doon sa tatlong nauna kong i-review. Eto yung pinaka-less alcohol smelling. But on dry down or kung habang nag-fade siya, siguro yung middle note. Wow, taray, may middle note yung Lewis and Pearl. Yung Lewis and Pearl, para siyang may nakuha ko sa kanya na parang sweet floral. Di ako sure dun sa floral, pero meron siyang kapal. Alam niyo yun, di yung kapal niya is hindi warmth, hindi siya bakery na scent. Parang yung usual na pabango. Alam niyo yung mga Johnsons na medyo ano sila, medyo floral na konti. So para siyang sweet floral scent, pero di siya yung floral na aayawan ko. Like, matured floral na ano yung damid ko. Hindi siya ganun. So, surprisingly, kahit mura lang din siya, nagustuhan ko yung scent niya kasi yung floral, meron siyang sweetness. And sabi ko naman sa inyo, yung floral dapat may gourmand or may sweetness, you know, may touch ng konting pagkain para magustuhan ko. And this one, okay siya. Pasado siya sa akin scent-wise. Pero, yun nga lang, amoy siya generic na scent kasi siguro dahil body cologne sila, parang usual na ganito yung mga palaging naamoy ko na pabango. Either fruity or either floral na sweet. Pero, ayun, ganun yung amoy niya kung curious kayo sa amoy nitong Candy Kiss. Di siya amoy cupcake talaga, di siya warm. Ayun, floral na sweet. Medyo sugary, parang may sugary vibe naman siya. So, feel ko pasado siya doon sa frosting na part. Pero di siya yung parang warm, bakery, ganun. Hindi. Ito pa rin yung mas bakery and mas cupcake scent kesa doon sa Lewis and Pearl. Pero, pero longevity-wise, mas nagustuhan ko siya kaysa kay Juicy. Because si Juicy, parang wala na talaga, parang wala ka nang nilagay. And then, si Lewis and Pearl, meron pa rin siguro yung kapal. Alam niyo yung parang sinasabi kong floral na almost musky scent na naamoy ko dito sa Lewis and Pearl. Siguro ayon yung nagbibigay sa kanya ng konting longevity. Around 2 to 3 hours, may trace pa siya ng scent. So, di ka kailangan mag-reapply every subject kung pumapasok ka ng face-to-face. So, ayon si Lewis and Pearl Candy Kiss, okay siya sa akin. Mas nagustuhan ko siya kaysa kay Juicy. Scent-wise, si Juicy pa rin, pero overall, kasi consider din natin yung longevity, okay ako kay Candy Kiss ng Lewis and Pearl. So, na-proceed tayo dito sa last kasi may nakita ako na comment sa dito sa mga videos natin na she's been waiting. Ay, hindi pala siya sa video ng comment. Parang dun sa post ko nga sa community tab na i-review ko nga to. Na she's waiting for the review nitong Aficionado na Delight. Parang ina-eye daw niya to mabili. So, eto na. Eto na siya. Ni-spray ko siya dito sa back ng akin. Super okay siya kasi naka-spray siya. Guys, if you are waiting, nasabihin ko sa inyo na amoy siyang gourmand dahil meron siyang tatlong cupcake. I'm sorry to disappoint. Pero para sa akin, di ko makuha yung even a pinch of gourmand or pagiging cupcake niya or even frosty, even sugar. Wala ko sa kanya makuha. I don't know kung tamang scent yung nakalagay sa bottle ko. Hindi naman siguro magkakamali, di ba? Pero etong scent na to, this is mild powdery scent. Pero nag-expect ako na medyo sugary siya kasi ganda ng bottle niya. Tatlong cupcake. Pero wala ko nakuha sa kanya. This is mild floral. So, kung kayo, ayaw niyo ng mga gourmand scent, mahilig kayo sa very mild. Di siya totally floral eh. Parang powdery scent, ganun. Di ko nga siya ma-explain actually, nahihirapan ako. But wala siyang sweetness. Di naman sa sinasabi ko na huwag niyong bilhin. For me lang, kung ina-expect niyo na siya ay gourmand scent, hindi. This one is mild, powdery scent. So, ganun yung nakukuha ko sa kanya. So, I'm disappointed dito sa Aficionado and I feel like
give away ko siya or ibibigay ko na lang siya. Kasi nga, hindi ko siya nagustuhan. I don't see myself using this fragrance. Kahit alam yun, kahit pambahay, hindi. Kasi, ewan ko, wala siya man lang sweetness. Di man lang siya na-lift. Kahit 5%. I don't know, baka bad batch lang nakuha ko. Or kaya baka siya nakabundle. Baka luman to. But manufactured niya is 2021. So, di naman siya luma. Pero, I don't know. Maybe ganun talaga yung scent niya. Nakalagay pa naman dito, fragrance imported from Germany. Wow. That's the expectation ko sa kanya. Pero, hindi siya gourmand. This one is mild, powdery. So, if you're sensitive, ayun naman yung kagandahan sa kanya. Suggest ko sa inyo, mga mild scent lang yung gusto nyo. Ito. Pwede ko siyang masuggest. So, ayun. Ayun yung review ko sa kanila. I don't know kung nakakuha kayo ng idea. Pero, feeling ko naman, para lang sabi ko sa inyo kung ano yung mga amoy nila. Ayan, kung nagustuhan ko pa sila. So, again, ito yung Pen Shop, Lux and Pearl Juicy and Aficionado. So, ito feeling ko kaya ko silang i-rank. Like, I'm so proud. Kaya ko feeling ko silang i-rank. At, alam nyo yun, nung tinry ko sila at hanggang ngayon, dito sa actual video, alam ko, parang consistent sa isip ko kung alin yung one pababa. So, ayun, i-share ko sa inyo para lang, alam nyo yun, kung nagtitiwala kayo sa mga recos ko, pwede nyo silang i-consider or iwasan. So, last top 5 is this, eto, Delight. Di ko talaga siya nabetain. Ayan, this is Mild Floral. Next is this, Juicy. Actually, Juicy is a nice scent. Juicy berry yung scent niya. Pero problema ko sa kanya is super light. Di man lang siya nagtatagal. And kahit spray feeling ko, magpa-project siya. Meron siyang projection eh. Kasi may sharpness siya dun sa unang pour ko sa kanya. May sharpness naman siya. So, magpo-project yan kapag inilagay niyo sa spray. Pero mabilis siya nagpa-fade. Ayun. Kaya siya number top 4. On top 3 is this, Louis and Pearl na Candy Kiss. Okay siya kahit medyo generic scent siya. Kahit parang usual na body mist or body cologne yung amoy niya. Nagtatagal naman siya ng very light. And then, siguro nga, yung meron siyang kapal konti, ayun siguro yung nagtatagal. So, yun, kung mahanap kayo ng mura, eto, pwede ko masuggest. Plus yung packaging niya, nagustuhan ko talaga to guys. And then, eto. Actually, I'm debating kung alin sa dalawa yung gagamitin ko. But, eto, okay siya. Kasi, ano siya, matamis. Tapos, makukonsider ko siya as gourmand scent. Ayan. Pero, medyo parang usual yung scent niya. So, siya yung number 2. Pero, this one is a nice scent. Kung gusto niyo yung mga gourmand, amoy berry cupcake. Eto, si Pen Shop Cupcake, nasuggest ko sa inyo. Maganda siya. Plus, yung longevity nito, guys, okay. Di ba nasabi ko na ba? Or hindi pa? Around 5, ganyan. 4 to 5 hours. Ayan. And then, top 1. Kasi nga, nagamit ko na siya. Super nagustuhan ko to. I don't know why. So, this is the Sweet Scents na Marshmallow ni Pen Shop. Super like ko siya. Di siya yung... Hanggang ngayon, guys, amoy ko pa siya. Papasa siya, nakahanay ng mga Bath and Body Works, ni Calgon, ganyan. So, this marshmallow is a top-notch. Kung may isa dito sa video na to na budol na pwede nyong kunin, feeling ko eto, kung makahanap kayo, ayan. Plus, yung packaging niya is valid. Super cute. So, ayan, kung makahanap kayo, steal nyo na. 89 pesos lang. Amoy na kayong Bath and Body Works. Ang bango niya, guys. So, ayan, marshmallow siya na sweet scent. So, ayan, yung review ko dito sa mga scents na to. I don't know kung nabigyan ko sila ng justice, pero feeling ko naman, nasabi ko naman yung scent nila, napakita kayong packaging, nabanggit ko yung longevity, and feeling ko okay na yun. Kung meron pa kayong mga ibang, you know, gustong malaman, drop your comments below pa about sa mga scents na to. Kung meron pa kayong ibang video suggestion, please let me know sa comment section. And it's already February na pala. As I'm filming this, February 1 na. Kasi it's already 12 a.m. So, ayun. Ganun lang yun. Tapos na yung January. So, yeah. Happy Hearts Month. Happy Advance. Happy Valentine's sa inyo. Sana meron kayong napili dito sa mga scents na to. Pero ako definitely super sasuggest ko sa inyo as si Pen Shop. So, ayun lang for this video. Thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up. Please consider subscribing to my channel. We are already 1-5. I'm super happy. Ang saya ko, guys. Kasi... 1-5 na tayo. So, ayun. Thank you so much sa support niyo, sa love niyo. Super nararamdaman ko yung mga, ano yun, yung mga love niyo sa comment niyo. Ayan, sa pag-support niyo. Yung pag-uunahan niyo kung sinong unang mag-comment at unang mapipin.
guys. I super love you. So thank you so much for watching. Always keep safe. Bye.